Hello everyone! Welcome back! Ngayon po ay babasahin natin ang chapter 4 ng Book of John. So, kunin niyo po ang inyong mga Biblia at basahin po natin at samahan niyo po ako. Let's start! Juan, ika-apat or John 4. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig na buhay? Higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon? At dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan." Verse 15, sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito." Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoong ang sinabi mong ito." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae sa kanya, "Nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Nang oras na iyon ay dumating ang kanyang mga alagad. Sila'y nagtaka na siya'y nakikipag-usap sa isang babae, subalit walang nagsabi, 'Ano ang gusto mo?' o 'Bakit ka nakikipag-usap sa kanya?'
kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, "Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?" Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, kumain ka." Subalit sabi niya sa akin, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Hindi ba sinasabi ninyo may apat na buwan pa ang darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanyang pinagpaguran. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumasampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila at siya'y nanatili roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumasampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito, ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno. Pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya roon at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus din ang nagpapatotoo na ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling lupain. Kaya't nang siya'y dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila ay pumunta rin sa kapistahan. Pagkatapos ay pumunta siyang muli sa Cana ng Galilea na do'y kanyang ginawang alak ang tubig. At sa Capernaum ay naroroon ang isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya'y pumunta at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y malapit nang mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya." Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanya ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling at sinabi nila sa kanya kahapon nang ika-isa ng hapon na walan siya ng lagnat. Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang anak mo ay mabubuhay." Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito ang 2 tanda na ginawa ni Jesus pagkatapos na siya'y pumunta sa Galilea mula sa Judea. So that's chapter 4. Salamat po sa pagsama sa akin at magkita-kita po tayo
ulit bukas para po sa chapter 5. God bless you everyone. Take care. Bye.